Hindi man gaano ka-explosive sa preliminary round, tiniyak ni Valdez na ilalaban niya ang cream line sa semis at finals ng conference. Pero bago ang playoffs, kapansin-pansin ang tilang pagbaba ng numero nito sa scoring. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagtapos ang preliminary round ng wala sa top 10 best scorer si Alyssa Valdez with a total of 37 points after the prelims. Umupo lamang sa 13th pwesto si Valdez, malayo sa ranking niya last conference kung saan siya ang nanguna sa scoring, bagamat bumaba ang scoring output ni Alyssa, kaagapay naman ni Finn ng eventual MVP of the season na si Tots Carlos. First task ng Creamline sa playoffs ay ang makagante sa defending champ na Cherry Tigo. 5 players ng Creamline na naka-double digits with Tots and Gemma leading the offense, bagamat hindi siya ang main option for offense, bumawi naman si Alyssa Valdez sa floor defense. Nag-umpisang uminit si Valdez noong game 1 ng semifinals match kontra sister team nila na Choco Mucho. Sa third set ng game, muling nanumbalik ang bangis ni Baldo with her all-around performance na siyang bumago sa takbo ng laban. Loaded serves, on-point digs, at signature backrow attacks ang ipinamalas ni Valdez, dahilan upang muling umingay ang pangalan niya this conference. Sa game 2 ng semifinals, muling nagpabilib ang tambalang Gia de Guzman at Alyssa Valdez, down by a set, na naigang composure ng Creamline for the last 3 sets with Gia de Guzman orchestrating the offense for her team. Sa game na ito, pinahirapan ni Gia at Alyssa ang blockers ng Choco Mucho kung saan naparami ng combination play si Baldo. Credits to Atienza for her reception, kaya't napadali ang trabaho ni Gia. Alyssa is clutch, yan ang naging tema ng laban ng Creamline kontra Petrogas sa game 1 ng finals. Sa game na ito, binuhos ni Valdez ang buong lakas upang mapigilan ng Petrogas na ma-extend into a decider ang laban. 4 na crucial points sa extended 4th set ay mula kay Valdez, kung saan pinatunayan niyang siya ay maasahan sa mga oras na kailangan siya ng team. Kumpiyansa si Gia kay Valdez dahil alam nito kung kanino ibibigay ang bola kapag kinakailangan. Finally, naging best scorer din si Valdez with 26 points kasama si Tots Carlos. Best scorer muli si Valdez sa game 2 ng finals kung saan kumana ito ng 20 points kontra Petrogas. Sa latter part ng crucial third set, ibinigay ni Valdez ang 3-point lead for Creamline upang makalayo at tuluyang maungusan ng Petrogas. Down by 4 sa fourth set, tumambay sa service line si Valdez with her sharp serves para gibain ang pagtimon ni Saet. Maganda rin ang coverage ni Valdez sa likod, dahilan upang makagawa ng mga transition plays at tuluyang makamit ang kampyonato. Yan ang kabuuang puntos na naitala ni Valdez for the whole final series. Sa kanya rin, iginawad ang Finals Most Valuable Player Award para sa ipinakita niyang husay at galing sa finale ng Open Conference. Things that you